give God our very best clap offering again. Amen and amen. It's good to be in God's house. Amen po ba dun? It's good to be in God's house because God's presence is in this place. Amen po? Amen and amen. So ngayon po siguro for this week, sino po ba dito ang busy na this week? Nung nakaraan na week po. So for sure, most of us, hindi pa ganun ka-busy kasi ini-enjoy pa natin ang ating New Year, but most of us siguro next week po ay magiging busy na. Katulad ko po, marami po akong gagawin next week and I'm so much excited of my things to do, but it's good to start in God's house with God's Word. Amen po ba dun? Amen. Sige po, palakpakan po muna ulit natin ang ating Panginoon. Amen and amen. And today, I remembered the times when we were in high school, when we were in elementary, when we were in college days na anong ginagawa sa first day of class? Anong ginagawa nila? They ask us, the teachers ask us, what are your expectations? So ginawa niyo po ba yun? So we did that before, susulat po tayo sa small sheet of paper, what are my expectations of my teacher? What are my expectations of this class, this course? What are my expectations of the experience of the school? So lahat po yun sinulat natin, di ba? So ngayon ko lang po na-realize, bakit ba pinasulat yung mga bagay na yun? Why? Because it's their sense of achievement kapag po nangyari po yung mga bagay na yun. When you achieve those expectations for you, it is a breakthrough. Tama po ba yun? So lahat ng expectations ng teacher, lahat ng expectations ng student, pag nangyari po yun, it is a breakthrough for us. It's an achievement for us. So with regards to breakthrough, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. So sino dito ang gusto ng breakthrough sa kanilang buhay? Diba, we want our breakthroughs. Kanya-kanya po yung hinihiling nating breakthroughs for this year. I'm also asking for a breakthrough for our Church of God Marriott Manila. At paano po ba mangyayari ang isang breakthrough? So let's open our Bibles in 2 Kings chapter 5 verse 1. If you have your Bibles with you, you could open it, but it's also in the screen. And we're going to be talking about the life of Naaman. And it says here, now Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master because by him the Lord had given victory to Syria. So ito po yung pag-uusapan natin is isang great commander of the army of Syria and he's a great king. So ang dami niyang accomplishments, ang dami niyang achievements, ang dami niyang nagawa para sa kanyang nation, and not only that, he's an honorable man. Kapag po siya ay naglakad sa kalsada nila, if he goes down to the palace, everybody respects him, everybody honors him, everybody salutes to him. Why? Because he, for all his years, for the days of his life, he had given victory to their country. Diba? Kung tayo po ay may kilalang ganyan ngayon, wow, we want to be like Naaman. We want to be like this guy. But here's the thing, in the next verse it says, kaya lang, he was also a mighty man of valor, but a leper. Yan po siya. So sa lahat po ng na-achieve niya, ano nangyari? Isa siyang leper. Ano ibig sabihin ng something that makes all the good forgotten? By just that one simple thing, that just like that small thing, isang sakit lang, lahat ng greatness niya, lahat ng success niya, lahat ng achievements niya, sa dulo, ang ganda, di ba? Wow, ang ganda, kaya lang sa dulo, isa ka palang leper. Kaya lang, may kaya lang sa dulo. Na-experience niyo na po ba yun? So, nung college days, may naririnig ako sa mga girls na kaibigan ko, sabi nila, uy, yung gwapo nun, ang kisig naman nung katawan nun, ang puti, ang yaman, lahat na ng traits nasa kanya, crush ko siya, gusto ko siyang makasama sa aking buhay, kaya lang nung nakakakwentuhan nila, pambihira. Becky pala. Char. Ganun, di ba? So, lahat na ng gusto nila, lahat ng girls, yun yung sinabi, wow, everything nasa kanya na, pero sa dulo, pambihira. Hindi pala sila talo. So, ganun po nangyari. So, may kaya lang sa dulo. And in a more serious note, pag nakita po natin, there's a successful man, a rich man, a pogi man, at lahat na ng traits nasa kanya, pero nakita natin successful, pero sa dulo pala, ma-realize natin, ay, yabang pala nito. So kapag nangyari po yun, may leper po sa ating puso or sa ating buhay, may ganyang nangyayari po, pambihira. All the good na sayang, all the good na nagawa natin, forgotten by just this simple thing. Kaya po si Naaman, he really wants to get this thing out. Ayaw niya na maging leper. Kaya po in the next verse, in verse 2 to 3, it says, and the Syrians had gone out on raids and had brought back captive a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. Then she said to her mistress, if only my master were with the prophet who is in Samaria,
for he would heal him of his leprosy. So right now, there was an open door for Naaman to get healed. Nakarinig po sila, may isang babae, alam ko kung paano masosolusyon niya ng asawa mo. Kaya niyang matanggal yung leprosy, and you just could imagine Naaman, the commander of the army, how excited he is, how desperate he is to be healed again, to be complete. Kasi may onting kulang sa kanya, he wants to be whole. Gusto niya na hindi ang buhay niya ay hindi maaalala dahil sa pagiging leprous niya, pero dahil sa greatness ng kanyang buhay. And when you have these situations in life, how you have this high expectation of a breakthrough. Tama po ba yun? High expectation tayo na may mangyayari na sa aking buhay ngayon. So right now, before we proceed with God's word, let us first bow our heads and let us pray. Hallelujah, Lord Jesus Christ, kurarasakandararasi. We just invite your presence, our God, to be in this place. We don't want to do this by might, nor by power, but only by your spirit. And Lord God, today let me not be the one to speak. Lord God, I am tired of speaking, Lord. But Lord, you alone be the one to speak, Lord God, in their hearts, Lord God, in their minds. Because Lord, in your name, in your words, Lord God, there is power. Lord God, there is anointing. There is breakthrough in your words. And right now, we just ask for your anointing. We ask for your wisdom. We ask for your favor. And today, we claim the victory and we give you back all the glory and all the praise in the mighty name of Jesus Christ. Everybody shout, amen and amen. Sige po, bigay po natin ang papuri natin para sa Panginoon. And speaking of expectations, naalala ko po nung college days ko. So, sino po ba dito ang masisipag mag-aral? So, ako kasi medyo minsan masipag, minsan hindi, minsan petiks. At alam niyo po, when I was in college, naalala ko po yung aking isang physics lab. So, mahilig ba kayo sa physics? So, ako po hindi ako masyadong mahilig sa physics, tsaka laboratory lang naman yun. It's just one unit. So, medyo petiks ako for the whole term. So, hindi ko siya masyadong iniintindi, but I'm passing all my requirements, I'm passing all my quizzes, minsan bagsak, minsan okay naman, pero I'm expecting a good score. Kahit pasang awa, yun yung ine-expect ko na score at the end of the term. But here it is, tumakbo na po yung whole term, but at the end of the term, pambihira, bagsak pala ako. Yun ang po nangyayari sa akin, at alam niyo po, ang passing grade po kasi namin is 60%. For that subject. At minsan, pag one unit lang, kasi parang walang kwenta eh. Di ba? Hindi mo masyadong intindihin, wala namang damage sa iyong grades. Pero bumagsak ako. So, 60% ang passing. Guess what? Ano po yung score ko? Ang score ko ay 59%. So, isang bulati na lang, papasa na, okay na. So, my friends were telling me, sige, punta ka sa school, kausapin mo yung professor, kausapin mo yung teacher, kaya yan. Kaya gawa ng paraan yan. My family were telling me, sige, kaya yan. Ako rin, believe din ako sa sarili ko na onting kwentuhan lang, onting ano lang, usap lang sa professor na yun, kaya nating ipasa yan kasi 1% lang ang kailangan ko. So, mataas yung aking expectation, yun lang ang pinunta ko sa Manila. But when I got there, kinausap po yung professor, wow. In reality, hindi po nangyari yung aking expectation. Hanggang ngayon po, pinagsisisihan ko po yung bagsak ko na yun. Talagang binagsak niya po ako kahit 1% lang ang aking kailangan. So when that happens to us, when we have so much high expectation sa ating buhay, sa mga ginagawa natin sa buhay, and when that expectation doesn't happen in reality, it brings us to our breaking point. Tama po ba yun? Diba? It brings us to our breaking point kasi sobrang expectant mo na mangyayari itong mga bagay nito. Kaya lang hindi nangyari. It breaks our hearts. It breaks our lives. So today, yun ang pag-uusapan natin. Ano ba yung mga expectations natin to have a breakthrough? Siyempre, may kanya-kanya tayong ideas paano makakuha ng breakthrough. So, paano ba? Ano ba ang expectation ni Naaman sa kanyang breakthrough? So in verse 4 to 6, it says here, and Naaman went in and told his master, saying, thus and thus said the girl who is from the land of Israel. So he was so much excited. Pumunta siya sa king. Oy, king, may nabalitaan ako. This woman was telling me all these things. Kaya daw ako pagalingin ng prophet niya sa Israel. Ito daw yung kaya niyang miracles na gawin. And this is legit, king. Talagang totoo to, and I want this. I really want this. I want to take this open door for my life. Kaya po ano nangyari? Then the king of Syria said, sige, go now, and I will send a letter to the king of Israel. So he departed and took with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 changes of clothing. Then he brought the letter to the king of Israel, which said, now be advised
when this letter comes to you that I have sent Naaman, my servant, to you, that you may heal him of his leprosy. So everything was prearranged, everything was well prepared for. And ano ba yung pinakauna nating expectation for a breakthrough? We expect it that it will happen now. Amen po ba yun? Sino po ba nag-expect for a breakthrough today? Siyempre, sa ayo po, nag-expect tayo ng breakthrough probably spiritually. Right now, we're expecting a breakthrough emotionally. Siguro heartbroken ka last year. And right now, gusto mo nang makamove on in your life, right? Or some of us right now are wanting and waiting for a breakthrough financially. We have all these breakthroughs and how we desire, how we pray for that it will happen now. Amen po ba yun? So, ganyan po ang expectation ni Naaman. So, he was so much with high excitement, high expectation. At dahil po sa kanyang high expectation na kuha niya yung support ng king, all-out support, binigyan niya yung kanyang word, binigyan niya ng letter, all the gold, all the riches, pinagkaloob. So, everything was well prepared for. So, ano kayang mangyayari in the next verse? Todo po, all-out support, everything was okay, but this was the answer of the king of Israel, kung saan po sila pumunta. In verse 7, it says, "And it happened, when the king of Israel read the letter, that he tore his clothes and said, 'Am I God to kill and make alive, that this man sends a man to me to heal him of his leprosy? Therefore, please consider and see how he seeks a quarrel with me.'" So, hindi po nila in-expect yun na dadatnan po sila ng king of Israel this way. So nakita ko po yung isang phrase dito, sabi dito, that the king of Israel tore his clothes. So pinunit niya po ang kanyang damit, at sa Old Testament, ano po ang ibig sabihin nun? Pag tinunit mo ang iyong damit, you're telling the person that you're in painful regret. Yes, syempre yung king of Israel, gusto siyang tulungan with all his capabilities. Kaya lang, sinasabi niya, "We painfully regret that we could not help you. Kahit bigyan niya po ako ng maraming pera, kahit bigyan niyo yung gold, silver, and everything na para masuyo niyo ako to help you. You know what? We really painfully regret that we could not give you your breakthrough today. Hindi ka namin kaya pagalingin, Naaman." Yan po ang sinasabi nung King of Israel. So, intindihin natin si Naaman, narinig niya po yun, siguro sabi niya, "Naman oh, pambihira, ano ba naman yan?" Di ba? At ganun. Sabi, okay daw, lahat mangyayari, pero bakit ganito? And I remember the story last 2015, kasi po pumunta kami sa United, sa US, and sinasama po namin yung iba namin mga pastors para ma-experience po nila yung assembly sa Tennessee. And you know what? They tried to apply for a visa, for a US visa. Everything was well prepared for. They were excited to meet their families there. The church had their all-out support for these pastors. May letter pa from international para backup documents for these pastors. And nung, syempre, all-out na sila, prepared na prepared sila. And syempre, mahal yung bayad, mga 8,000 ata para mag-apply or 15,000. And you know what? Anong mangyayari? Pagharap po nila sa consul, pagharap po nila sa embassy, in just 5 minutes, sabi po nila, "We painfully regret to tell you that you could not enter our country." Grabe po, di ba? So all-out support, all-out excitement, everything well prepared for, 15,000 just gone in 5 minutes. So you could just feel their frustration, you could just feel them, and grabe, sila po ay umuwi na lang. So ganun din po si Naaman, talagang napauwi na lang po siya. Gusto niya na pong umuwi, but hindi pa po tapos si God. In verse 8, it says here, "So it was when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, that he sent to the king saying, 'Why have you torn your clothes?'" Sabi niya, "Oh, ano nangyayari sa'yo? Ba't mo pinunit ang iyong damit? Ba't mo kagad klinose yung door para kay Naaman? Wait ka lang, may gagawin tayo dyan." Sabi niya, "Please let him come to me and he shall know that there is a prophet in Israel." So hinabol po siya na Elisha, and this is what God is trying to tell us today. You know what? God opened this door for you. Amen po ba dun? So it's not an accident that Naaman met that Samaritan. It's not an accident that the king supported Naaman. It's not an accident that they are there. So right now, it's not an accident of what you're experiencing today. It's not an accident what you're experiencing for the past months. It's not an accident that you had that open door last week.
Why? Because God opened this door for you. And when God opens a door, no one, no man can shut it. Amen po ba dun? Amen. Sige po, bigay lang po natin ang palakpak natin sa Panginoon. So this door is for you. You didn't open this door by yourself. God opened it at kasama mo siya dito. Amen? So right now, kung nasa katayuan po tayo ni King ni Naaman, are you ready to try again? Parang wala ah. So parang hindi ko kayo kasama. So tapos na yung preaching natin kapag pag hindi tayo magta-try again. So, ta-try again po ba tayo for a breakthrough? Amen. So if we're gonna try again, ito yung second expectation ni Naaman. You know what? If I'm gonna expect a breakthrough today, I am expecting that it will be aligned with my desires. I have this idea of breakthrough. I have this idea of my story today. You know what? Ito yung mangyayari this time. Parang nakikita na natin in a movie, ito yung mangyayari, may miracle na mangyayari, this. Sunod-sunod na yun, we have our own idea of how the breakthrough will happen in our lives. But ito po yung nangyari kay Naaman. In verse 9 to 11, it says, "The Naaman went with his horses and chariot, and he stood at the door of Elisha's house." So right now, he's very expectant. Gusto niya na, ma-excite na siya na, siguro this time, it's my time. I'm gonna have my breakthrough this time. Ito na yung idea ko. But sabi po dito, "And Elisha sent a messenger to him saying, 'Go and wash in the Jordan 7 times. Alam niyo po, yung sakit po ni Naaman is leprosy. So parang, para siyang cancer of our time right now. Na there's nothing to be cured. Wala silang gamot to cure leprosy. At if ikaw po ay may leprosy, kahit gaano ka kagawa po, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka strong personality in your place, if you have leprosy, iiwasan ka pa rin ng tao. Kasi you're dirty. Nakakahawa yung sakit mo. No one wants inexperience ni Naaman. Yan po yung kanyang bigat na pinagdadaanan. So, ano pong sinabi ni Elisha? Ah, ganun ba? Meron kang leprosy? Leper ka pala? Ah, ito gawin mo. Go and wash in the Jordan 7 times. Kailangan mo lang maligo. Yun lang, iligo mo lang yan. Yung pinagdadaanan mo ngayon, yung leprosy mo ngayon, yung sakit mo ngayon, kailangan mo lang maligo. Hindi ka kasi naliligo eh. Sabi mo nga sa tatong, itanong ngayon, katgo ka ba? So baka yung sakit mo ngayon, kulang lang sa ligo, kulang lang sa toothbrush. So yun ang sinabi sa kanya kay ni Elisha. And sabi niya, "And your flesh shall be restored to you, and you shall become clean." So ganun lang kasimple. But sa nangyari po na ito, hindi po ini-expect ni Naaman. Hindi niya ito na nakita nang mangyayari. Ba't ganon pag hinarap ko si Elisha? So anong sabi dito? "But Naaman became furious. Galit na galit po si Naaman and went away and said, 'Indeed, I said to myself, he will surely come out to me.'" Hindi niya ba ako kilala? "I'm a commander of a great army. I'm an honorable man. I've done these victories." Pambihira, pwede bang ito na lang, kahit harapin mo na lang ako, alam ko naman yung pinagdadaanan ko, alam ko naman yung sakit ko, pero could you just respect me just right this time? Ikaw, Elisha, ikaw naman humarap sa akin. Kasi pinapunta lang messenger eh. Tauhan lang, boy lang, oh, sabihin mo to kay Naaman. "And not only that," sabi po dito, "and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand all over the place." So ina-expect ni Naaman, may gagawin si Elisha na kakaiba. May ina-expect ni Naaman, may gagawing miracle si Elisha na parang somehow, sana medyo ano, Instagram-worthy post. So picture tayo, ito yung ginawa sa akin ni Elisha, kita ng lahat ng tao. So yes, i-Facebook live natin to kasi ang galing ng ginawa ni Elisha. Pero hindi po yun yung pinagawa sa kanya, pinaligo lang siya. So pinipicture nyo ba sarili nyo pag naliligo? Diba, hindi naman natin ginagawa yun. And sabi niya, "And I just want to be healed right now of my leprosy." So yan po yung hinahanap niya. Yan po expectation niya. When he came out, he's wanting to have that honor. Diba? Kasi honorable man siya. At when he's there for a breakthrough, gusto niya matanggap siya ng lahat ng tao. Everybody would accept him kasi durog na siya, sirang-sira na siya sa lahat ng tao. Kahit naman may gawin kang miracle para mabawi ko lahat yun. "And I want to be healed today. I want to be redeemed today. I need my redemption today para maganda na ang buhay ko, maganda na yung taon ko this year." Kaya po, ano pong sinabi? Ito po yung puso ni Naaman. In verse 9 to 12, it says,
Are not the Abana and the Pharpar, the rivers of Damascus, better than the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in rage. So galit na galit si Naaman, hindi niya patanggap yung kanyang pinagdaanan kasi ito yung idea niya. Ito yung expectation niya of a breakthrough. Kaya lang, hindi nangyari. At ito po kasi sila, nandito po sila ngayon sa Jordan River. Elisha and Naaman is there. And alam niyo po, si Naaman is on top. Nandun po siya sa Damascus, paakyat, sa Syria. At alam niyo po, yung sa Syria kasi, yung sinasabing Abana and Pharpar rivers, yung mga rivers na yun are on the mountain top. Naka-experience na ba kayo ng mga rivers from the mountain? So straight from the mountain, it's cool, it's clean, it's pure, it's quality waters, rivers. Kasi po pag dumaan na po yun, pag bumaba na yan from the mountain, syempre, dami na pong dinaanan yan. Siguro marami na pong umihi dyan. Marami na pong animals na uminom ng tubig na yon. Marami na pong naglaba dyan. So pagdating sa Jordan, si Naaman, high class kasi si Naaman, ew, di ba? Ba't ako sasama dyan sa Jordan? Bakit ako maliligo sa Jordan? Sige, maliligo ako, pero pwede bang doon na lang sa magandang tubig? Yan po sinasabi ni Naaman, kaya po galit po siya. Kasi ganito po yan, we have our own definition of our best. Ito yung best ko eh. Ito yung idea ko of a breakthrough, this is my idea of best. At ngayon po, at this point, mapapatanong po tayo, bakit ako dinadala ni Lord sa Jordan? Ba't ako dinadala ni Lord sa isang Jordan River? Parang tapos na ako dyan eh. At alam niyo po, right now, at this point of this preaching, hindi pa natin alam kung bakit tayo dinadala ni Lord sa isang Jordan ng ating buhay. But, ito po yung pwede nating hawakan. Panghawakan, God wants you to experience His best. Yan po ang gusto ng Panginoon para sa iyo. God wants you. Sige po, palakpakan po natin si Lord dyan. Yes, we have our own idea of best, right? Parang ako, minsan, natatempt ulit ako na to long for that lifestyle na material things. Sino po ba dito gusto yumaman? So ako lang gusto ko yumaman. So lahat tayo gusto natin yumaman. Wala naman po masamang yumaman. And somehow, natatempt ako ni Lord, natatempt ako sa life ko na why not pursue that life again? Diba? All those glory and riches, all those material things, I want a mansion, I want a good car, a sports car, I want to buy all these things. So minsan, kasi yun yung definition natin of best. Kapag may ganito kang kotse, wow, ibang level ka. Pag ganito kalaki yung bahay mo, wow, ibang level ka, best ka. Pero pinabalik ako ni Lord sa basics. Pinabalik niya ako kung bakit ako nandito ngayon. Alam niyo po, last November, ayun po yung time na yung struggle na you want to do more for the Lord. At kinanghawakan natin yun sa church, kung maalala niyo po yung preaching natin about going all the way. So starting December, we went all the way, nag-Bible study tayo, nag-tracks giving tayo every Thursday. Tayo po ay nag-evangelize. God led me to pursue evangelism at that time for the whole month of December. And alam niyo po, pambihira, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Sinamahan niya ang ating ginagawa. Amen? Sige po, palakpakan po natin yan. And we had really, truly experienced His best with regards to our attendance. Dumami po tayo. Kita nyo naman po yung graph natin last year. At tingin po, I also experienced something best in my life personally. At alam nyo po, last week, na-experience ko rin, di ba, yung anointing ng Panginoon, double portion of His anointing, like I've never experienced before. And yun pala yung best ng Panginoon para sa bawat isa. Minsan kasi okay na tayo sa best na to. Best ng ating buhay, pero may gusto pa palang ibigay ang Panginoon para sa inyo. Gusto niyo po ba ma-experience yun? Amen. Kung gusto niyo po ma-experience yun, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya I would like to lead you once again. Of course, marami tayong ginagawa, pero let's go back to our commitment to the Lord. Hindi pa po tapos yan. Our each one bring one commitment. Naalala niyo po ba yan? Di ba nag-commit tayo niyan? Hindi po yan natatapos. Last year, our vision is tayo sana ay maging 500 members strong by our second year anniversary on September. And alam niyo po, when we just follow God, when we just do what He wants us to do, I believe na ibibless niya po tayo. So in the next Sundays to come, marami po tayong Sundays pa na natitira for this year. You could just invite one member of your family, invite one member of your friend, invite your friend para po makasama natin sila dito, that they may experience God's presence in this place. Amen po ba yun? Are we committing to God, that to God? Amen and amen.
So ito na po ang sinabi sa next verse in verse 13. It says here, "And his servants came near and spoke to him and said, 'My father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more then when he says to you, wash and be clean?'" Kasi expect ni Eli, ni Naaman, grabe yung papagawa kay ano Naaman. Grabe yung requirements to get a breakthrough. Kaya lang ang pinagawa lang kasi sa kanya is maligo lang. Kailangan mo lang maligo. Kailangan mo lang mag-shower sa Jordan River. And sometimes that's our expectation to have a breakthrough. We're expecting that I have to do something great to earn a breakthrough. Dapat may kailangan akong gawin na malaki, big. We want a big ministry. We want a big thing to happen in our lives right now para maranasan ko yung breakthrough. At si Naaman, ganun po siya. Sanay na sanay po siya doon because he's been in his glorious years. Marami po siyang battles at napagtagumpayan. Sanay po siya in doing great things. Pero, alam yun, right now, hindi pala ganun. Hindi pala always ganun para makakuha tayo ng breakthrough sa ating buhay. Kaya po, hirap na po si Naaman ngayon. Kasi lahat po ng expectations niya ay hindi nangyari. Expect niya na para siya ay makakuha ng breakthrough ngayon, it's going to happen now. At ano po nangyari? It didn't happen now. Nag-expect po siya that his breakthrough will be aligned to his desires, pero hindi pa rin po nangyari. He expected that he needs to do something great para ma-earn niya yung breakthrough. Hindi na naman po nangyari. And you could just feel this guy na kung na-experience po natin na, alam mo yun, paano nangyari yun? Lahat ng expectations ko, kahit isa, walang nangyari. Lahat ng nasa isip ko, walang nangyari. At you could just see the heart of Naaman right now, how broken he is, how frustrated he is, how down he is right now. Ano pang pwede kong gawin? But, sabi niya, you know what, I really want this breakthrough. I really want to get healed. I really want to be whole right now. At kahit hindi nangyari mga expectations ko, sabi niya, sige na nga. Kung ano man yung pinapagawa ni Elisha, gawin na nga natin. In verse 14 it says, "So he went down and dipped 7 times in the Jordan according to the saying of the man of God." So sabi niya, tara guys, no choice, tara punta tayo sa Jordan, o takpan niyo ako, magbihis lang ako. At lulubog tayo sa Jordan. Sabi niya, ano ba itong Jordan na to? Dumi-dumi, hindi tulad nung sa atin, malinis. Pero sabi niya, sige na nga, lulublub ako. So lulublub siya, one time. Paglublub niya ng one time, tinignan niya po yung skin niya. Ang bira meron pa rin eh, walang nangyari. Siguro sabi nung mga nasa likod niya, Naaman, isa pa lang yun. 6 pa, hindi pa tapos. Wala talaga mangyari. Ulitin mo. So lumubog na naman siya the second time. He dipped himself again in his Jordan. So wala pa rin nangyayari. Kaya lang this time, siguro dumadami na po yung tao. Uy, si Naaman yun ah. Di ba siya yung strong army? Di ba siya yung commander of the army? Ba't nandito yan sa Jordan? Bakit nagliligo yan dito? Anong ginagawang kalokohan yan? So naririnig niya po yun. Naririnig niya po yung mga sinasabi ng tao. Pero sige, dip pa rin po siya for the third time. At ano po nangyari? Siguro yung mga tao doon, nila live feed na po siya. Siguro nag-selfie po sila. Uy, si Naaman, nandito. Anong ginagawa nitong kalokohan? Nakakahiya yung ginagawa niya. Naliligo siya sa Jordan. Eh, taga Syria yan. Mas maganda yung mga ano niya doon, mga rivers niya doon. Pero still, how he wants to have that breakthrough. Sige, lublub pa rin po siya on the 5th time. At depressed pa rin po siya kasi wala pa rin nangyari sa skin niya. Wala pa rin nangyayari, wala pa rin breakthrough, pero he still went down to his Jordan, dipped himself 6 times. Sabi niya, Lord, last na to. Huli ko na tong dip sa Jordan, Lord. Ikaw na bahala. You know what? When he dipped that 7th time, guess what happened? Di po siya binigo ng Panginoon. In verse 14 it says, "And his flesh was restored like the flesh of a little child. And he was clean." Yan po nangyari kay Naaman. Sige po, palakpakan po natin siya.
Kasi yung Jordan River na yun, nakakadurog yun eh. Dinespise ni Naaman yung Jordan River na yun. Ayoko dyan. Madumi yan. Pangmahirap yan. Doon tayo sa lugar namin. Mas maganda doon. Pero paglublub niya doon, kinain niya yung kanyang mga salita. Kinain niya yung kanyang yabang. Kinain niya lahat ng kanyang sinabi. Kinain niya yung galit niya. Kinain niya yung pinaglalaban niya. Dipped 7 times. And you could just imagine how broke kada bagsak niya doon, kada dip niya sa river na yun, gano'n siya dinurog to pieces. And that's what happens when we are broken. Your breaking point is your point of breakthrough. Akala mo walang nangyayari. Akala mo bagsak ka na. Akala mo tapos na. Pero dinudurog lang pala ni Lord yung puso mo para makakilo siya sa buhay mo at maranasan mo yung best niya para sa'yo. Yung breakthrough na gusto niya para sa'yo. Amen po ba nun? Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. And you know what? I had also this heart last 2015. Kasi years back, before 2015, I'm receiving all these achievements, all the success, ganda ng work, nababalance ko yung life ko, everything is alright. Hanggang sa nag-arrange na kami something for bigger and better sa SMX. And I was just having a hard time at that time na, ba't ganun? Parang walang nangyayari. Hindi mangyari-ngyari yung breakthrough, hindi mangyari-ngyari yung program, talagang sira lagi. Walang nangyayari. And binalik ako dito ni Lord, na-receive ko na tong word before. And yun lang pala yun. Kailangan lang pala natin maging broken para ma-experience natin yung breakthrough. And that time, nung na-realize ko po itong salita ng Panginoon, wow, kinain ko po yung mga salita ko. Nag-sorry po ako dun sa mga taong kinaiinisan ko na hindi ko pinapansin, na hinahayaan ko lang, bahala kayo dyan, ayun yung sumama, diwag. Nag-sorry po ako sa mga tao na yun at kada sorry ko, pambihira, nadudurog po yung puso ko. Kada sorry ko, binababa ko po yung sarili ko. Kada sorry ko, I was being broken. Parang isang jar na ganito. And when you look like that, parang wala nang kwenta, di ba? Parang wala nang i-expect sa'yo. Basag ka na eh. Durog ka na eh. Durog na tayo eh. Patalam niyo po sa Japanese culture pala, yan pala yung favorite nila. Yes, maganda yung jar, nabasag, okay lang. Nakakasama ng loob. Pero after that pala, kaya ka pang pagandahin into a beautiful jar. Dahil lalagyan niya po ng gold plating yun. At pag inayos po nila, pambihira, mas maganda ka na ngayon. Mas may storya ka na ngayon. Kasi galing ka sa brokenness eh. Galing ka sa pagsubok eh. Galing ka sa basag eh. Pero nung inayos ka na, pinaganda ka na, wow, mas maganda pala yung storya mo ngayon. At yan po ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Alam mo, you don't need na mukha kang malakas lagi. Right now, gusto ko durog ka. Gusto ko broken ka. Dahil pag broken ka ngayon, broken ang puso natin ngayon. Wow. Ito pala yung point of breakthrough ng buhay mo at kikilos ang Panginoon sa ating buhay. Amen po ba doon? Amen. Hallelujah. So right now, as the worship team will be singing, if you want to be broken today, gusto mo na, Lord, durugin mo naman yung puso ko. Yabang ko na, Lord eh. Taas na ng tingin ko sa sarili ko eh. Lord, ito na yung mga nangyayari sa buhay ko. Ang ganda na eh. Pero, ayoko na hanggang dito lang ako this year, Lord. Ayoko na same level lang yung 2017 ko. Lord, gusto ko maka-breakthrough this year. At kung ikaw po yan, tinatawag ka ni Lord, your Jordan River might be here in this altar. At ang sinasabi sa'yo ni Lord, lumublub ka lang ng 7 times. At kaya kitang pagalingin. Kaya kitang i-bless.
ibibigay ko sa iyo ang breakthrough mo na pinakakaantay. Kailangan lang durog ang ating puso. So as the worship team sings a song, we invite you to come to the altar and we will pray for you here. Hallelujah. Oh, this peace is broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved.
years of death. Raising up the broken. Church, can I invite you to sing this song with all our hearts? All I can see you now. I can see the love in his God. Here Christ, Lord. Here Christ, Lord. It's Jesus. Raising up the broken to now we sing. Can we sing Amazing Grace for Jesus? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, Jesus. I once was lost. God, for bringing us, Lord God, in our Jordan River today. It may be uncomfortable for us, Lord. Lord God, to eat our pride.
God, to eat, Lord God, everything that we've said, Lord. But Lord God, here we are right now at our Jordan River, broken, Lord God. We're broken into pieces. And Lord God, there's no need to be afraid or need to be worried about being broken. Why? Because you, Lord Jesus Christ, will fix us up again and make us more beautiful, make us more wonderful, make us more great for God in this life. And today, for those who came here in front, we just raise up our hands and pray this prayer with me. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, I come before you today. I come before you today with much humility. With much humility. I come here today. I come here today in brokenness. In brokenness. Nothing to hide. Nothing to hide. Nothing na ipagmamalaki. Nothing na ipagmamalaki. Just here, Lord. Just here, Lord. Broken. Broken. And Lord Jesus. And Lord Jesus. I just entrust my life. I just entrust my life. To you. To you. Because. Because. I've been trying to take control. I've been trying to take control. Of everything. Of everything. My life. My life. My breakthrough. My breakthrough. My future. My future. And nothing's happening. And nothing's happening. And today. And today. I just give it to you. I just give it to you. Full surrender. Full surrender. My breakthrough. My breakthrough. Will come from you. Will come from you. Because. Because. I want to experience. I want to experience. Your best. Your best. For my life. For my life. We just give God our very best clap offering. Hallelujah. 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 Today we just lift up our tithes and offering to our God. Some of us are praying for financial breakthrough. You know what? The secret to financial breakthrough is giving to God. Not giving to me. This money will not go to me. Not just to the church. But what we're doing here right now, we're giving it to God as our act of worship. Amen? So pwede po ba tayo lahat ay tumayo at itaas po natin ang ating tithes and offering to God? Lord Jesus Christ, our God, thank you for this wealth. Lord God, thank you for this finances, Lord. Minsan, Lord God, ang isip namin ay, unti lang. Ay, ito lang yung sweldo ko ngayon. Ay, ito lang yung business ko ngayon, Lord. Pero, Lord, kailangan namin ipagpasalamat yun. Na either, Lord God, nasa maliit lang, nasa marami, nasa onte, nasa malaki, Lord. Doesn't matter, Lord. Kami ay magpapasalamat. At Lord God, kahit walang-wala na kami, Panginoon, we desire to still give to you. Why? Because you've given your all for our lives. And right now, Lord God, we claim financial breakthroughs, Lord God, for our church, for the members of this church, for this family, Lord God. We're praying for that, Lord, and we just entrust it to you by giving these tithes and offering to you. These are yours, Lord God. Ayaw namin ito dayain, Panginoon, Lord God. Ito yung lahat namin. Ito yung tama. At bibigay namin ito sa iyo lahat. And Lord God, thank you for this wonderful day. Thank you for your wonderful word. Lord God, thank you once again for speaking to us, Lord God. And Lord God, we need this word from you right now. And Lord God, right now, as we are broken, Lord God, thank you, Lord God, for allowing us to be broken because this is the start of our breakthrough in our lives, in our families, Lord God, in our business, Lord God, in our everything, Lord God. We're going to have a breakthrough for you are with us in this. We love you so much, God. We claim the victory and we give you back all the glory and the praise in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless everybody. Go in peace and have a blessed day ahead. God bless you. Hallelujah.